time na kung ano man yung problema, talagang in-specify ko talaga, talagang I really went from the start hanggang kung ano, at binigyan ko ng tamang way in order for her, para at least maiintindihan niya. Pero kung ganyan na biglang attacks mismo at sasabihin niya na ako ay isang tanga, isang gaga at isang bruha, that's not right. Bakit daw ginugutom ang tao? Kasalanan ba ng gobyerno yung magutom ka? Hindi kasalanan ng gobyerno yun. Alright guys, there is really something here na talagang false, okay? Wala namang problemang magpuna ng tao. Pero yung i-degrade mo siya, pagkatapos sasabihin niya na kasalanan ba ng gobyerno kung nagugutom ka? Wow! Sinabi ko ba ng kasalanan ng gobyerno bakit nagugutom mga tao? Di ba yung subject matter ko at that time is sana ibigay na agad, for example, yung mga tao na nangangailangan para hindi na sana aabot ng 1 month o kaya kung ilang days na ano yung pagbigay ng... Alika, tingnan mo, Alika. Dali. Diba? Alang-alang, for the sake of the Lord, para walang gulo, parang walang uprising, masakop kayo sa palatuntunan ng tao. Tapos ngayon, mayroong isang artista raw na siguro laos na ito, tapapansin. May isang artista na minumura ang gobyerno, pinapahirapan daw ng gobyerno tao. Kasalanan pa ni Duterte yun. Pag-isip ka lang kung di ka pa namang gaga. Dapat na huwag kang mag-judge para hindi ka i-judge. Huwag kang magmura Alika, para hindi Alika. Ka magmura. Huwag kang gagawa ng anything na ikakasama ng loob ng tao para hindi sumama ang loob ng tao. Ganun lang yon. Well, obviously, he doesn't know that. Obviously, siya lang yung pasikat. Akala mo na, siya yung nagsasabi, ito yung dating daan. Well, kung ano yung dating daan mo, ito ang bagong daan ngayon. So, makinig ka dahil mas alam ko kung anong sinasabi ko sa'yo. Total, ginawa niya akong gago. Siya rin yung nagsabi na gaga ako eh. Siya yung nagsabing tanga ako, boba ako, kung ano-anong pinagsasabi eh. Na bruha ako eh. Na wala akong Diyos eh. Na dapat ako ikulong eh. Na dapat kung ano-anong sinasabi niya itong gago na to eh. Magmula ngayon, wala na akong respeto sa kanya sa totoo lang. Hindi ganyan ang totoong alagad ng Diyos. Because ang totoong alagad niya, she has to set a good example. Katulad ko, nagmumura man ako, pero sinasabi ko, because you have triggered me para magmura. Yun lang, ha? Parating mo yan sa gagong Eli Soriano na to, ha? Akala mo kung sino pa epal. Since tinawag niya ako naggago, well, tinawag niya akong gaga, ito sabihin niyo, hindi na brother Eli. Gagong Eli. Yun lang. Sino ba yung gumawa nun? Nakaka-ano? Hello? Namaste? Martini Food Nepal ba? Okay. Sino ba yon mismo? Rest back ni Mystica kay a brother Eli. Alright. Ganun lang eh. Sabi ng Biblia, white Yasmin. Do not judge. Yeah, so you white will not Yasmin. Be judged. Well, G-nuds na niya agad. Okay, YESPN pala yon yung nag-upload nun, in-edit. Natawa lang kasi ako kasi paulit-ulit niyang inaano yung pagmumura ko. Pati yung pagmumura ni ano sa akin. Ang sa akin lang naman, hindi ka naman, hindi porke nakapagmura ako sa presidente, which I really admit na it was really something na I regret doing it. Pero, kung gagamitin yon ng isang katulad ni Eli Soriano para i-degrade yung pagkatao ko bilang babae din. Pagkatapos sasabihin niya ako na isa akong gaga, isa akong laos, isa akong tanga, isang kung ano-anong pinagsasabi niya. That is not right. Sabihin niyo sa kanya, that is not right. Walang ganoon na he's acting like a pastor for everybody. He's acting like he is actually a God, I mean, a son of God
pretending na he's preaching the words of God, mga ganun. Ito lang masasabi ko, that itself is your downfall. Dahil wala kang karapatan na maghusga sa isang tao at wala ka rin karapatan na i-degrade ang isang tao, lalo na kung alam mo, ha, na wala kang kinalaman kung ano man iyong hinaingko, wala kang kaalam-alam. Okay? Dahil ang isang tao, hindi siya gagawa ng isang bagay, hindi siya magpo-voice out ng kanyang hinanakit sa isang ama kung alam niya na hindi siya nasaktan, kung alam niya na hindi siya nagkaroon ng disappointment o kay frustration. Parang sa isang family, lahat ng family, may family na talagang hindi nagkakaintindihan, may family na hindi lahat ng bagay ay nakukuha mo sa isang ama at hindi rin lahat ng pagkakataon ng ama nakukuha rin niya sa isang anak. At ito na yung example. Kaya kung ano yung problema ko sa isang ama ng bansa, ha? Itinuturing pa naman niya yung sarili niya bilang modelo at siya mismo yung dapat halimbawa ng isang gospel church or kung ano man ang tawag sa kanyang lumang daan. Ano yung tawag? Hindi, dating daan pala. Dating daan. Okay, lumang daan. Ibig sabihin, kung ano man yung mga pananaw niya sa buhay, luma na yon, ha? Luma na yon. Kumbaga, kung ano man yung mga pinag-aano niya ngayon, kung ano man yung style na bulok niya, kailangan itanim o kaya ilibing ng mga yun. Kasi luma na eh. Di ba? Pag ang style mo ay bulok na, kailangan itapon mo na. Di ba? Parang yung kung ano man yung pinaggagawin mo. Di ba? Ha? Itapon mo na. He belongs to the old school. Okay? Ang uso na ngayon kung ano yung new school. So, he belongs to the old school. Kung yun man yung kanyang style na bulok, ha? Ibig sabihin, bulok na. Kailangan itapon na yung style niyang bulok. Dahil hindi nakakatulong. Akala mo ba, ha? Pinagsasabi niya na kailangan magpasakop ka sa gobyerno, gago, ulol, tanga, bobo. Hindi mo ba alam nakasama ako sa gobyerno? Sino bang nagbabayad sa gobyerno? Di ba ako? So, ibig sabihin, from the start pa lang, ever since na ako'y pinanganak, kasama na ako sa gobyerno dahil ang government meaning off by four, tanga. Baka hindi mo naintindihan yan at baka hindi mo kailan may na-memorize yan. Dahil yun ang pinakauna kong minemorya na ang government is off by four, meaning of the people, by the people, and for the people. Ibig sabihin, oras na sinabing ganon, kasakop ka na sa gobyerno. Kapapanganak ka palang kasakop ka na sa gobyerno. Kaya huwag mong sabihin na hindi ako kasakop ng gobyerno para sabihin mo na magpasakop ka sa gobyerno tapos ginagamit mo pa ang Biblia mo. Ha? Ginagamit mo pa ang Biblia. Walang kinalaman sa Biblia kung ano yung pinagsasabi mong bulok. Ang Biblia, para yan ay magkaroon tayo ng leksyon. Yan ang guide natin. Para yan ang ating tuparin. Pero of course, dahil yan ang mga salita ng Diyos, natural, sabi niya, you hypocrites, you fools, you brood of vipers, nagmumura rin ang Diyos. Kayong pagmumura ko ngayon, yan ay pagmumura ngayon ng Diyos. Ikaw ay ulul, ikaw ay gago. Tinawag akong laos, tingnan mo, iambing nyo ngayon mukha ko sa kanya, ako wala akong makeup. Yan ba ang mukha ng laos? Ha? Nagsasawa na nga ang mukha ko, nagsasawa na ang mga tao sa pagmumukha ko, kasi lagi akong laman. Lagi akong laman sa internet. Tingnan nyo nga, pag sinerch mo ang mistika, mas maraming mistika na lalabas compared sa kanya. Tingnan mo. Ha? Tingnan nyo nga, yung mukha na nga lang niya, puro kulubot, putang ina. Ako, 51. Wala pa ako ni isang kulubot. O, tingnan nyo. At least I am so proud of it. Na kahit papano, kahit sabi niyang laos na matanda o whatever man, kung ano yung mga sinasabi ng ibang mga tao dyan, at least I am proud na I still exist. Otherwise, hindi ako pinagpipistahan. O, di ba? Ganito ako magsalita.
dahil alam ko na pag nagsalita ako, natural, kailangan bigyan mo ng strength. Kasi ang Lord is powerful eh. Hindi naman ako pwede magsalita na parang si Elizabeth Robles na, oh, please lang, maawa naman kayo, o ano, o. Sinong nakinig? Wala. Eh kung hindi ako nagputang ina ganon, may makikinig ba sa akin kung anong gusto kong sabihin? Oh, gusto nyo? Wala. Kung laging man lumanay ang salita ng isang tao, walang nakikinig. Unless nabigla ka na lang kumidlat, kumulog, ganun din ang Diyos eh. Ang Diyos talaga, ang totoong demonstration para malaman natin lahat kung ano ang katotohanan. Bakit ako mismo, ha? Bakit sa akin niya mismo ipinaginip yung truth? Kasi alam niya na magagamit niya ang bunganga ko. Kasi alam nga niya na iyon ang role ko. Maghahanap ba siya ng pare na walang katuturan na katulad niya? O kaya preacher, o kaya pastor, o kaya kahit sinong tao, maghahanap ba siya ng katulad niya? Ha? Nasira ulo, tingnan mo nga lang, magtitiwala ba talaga ang Diyos? Na kung magsalita, akala mo na kung sino siya. Natural, ang kailangan ng Diyos yung marunong din magpakumbaba. Ang kailangan ng Diyos yung kailangan din may pakita talaga kung ano yung katotohanan na ang Diyos ay siya rin ay nagpapakumbaba. Kaya nga nung minsan nakita nila, oh Lord, bakit bigla kang naging servant? Di ba ikaw ang master? Bakit ngayon anong ginagawa mo? Bakit mo pinagsisilbihan ang isang tao? Eh samantalang, di ba, you are claiming that you are the Son of God. Kasi nga naman, ha? Andun yung humility niya. Dinedemonstrate niya kung paano magiging magpakahumble. Kung paano magiging isang pulubi. Bakit sabi ng ano noon, Lord, bakit mo sinasabing pulubi? Bakit sinabi mo na kung sino yung lumapit sa inyo na pulubi, ako yun? Kasi nga naman, by that time ang subject matter was yung about the parable of sheep and goat. Sabi niya, lahat yung mga gumagawa ng tama, nandoon sa right side, sila yung mga sheep. Eh ngayon yung mga hindi nagbigay ng pagkakataon para tulungan yun, yung pulubing yun, o kaya'y kung sino yung hindi pumunta doon sa preso para sila ay at least bisitahin, okay, kahit bigyan man lang sila alayan ng panahon, okay, alayan ng kung ano man, na they visited the prisoners. Ibig sabihin, kung sino ang hindi tumulong, kung sino yung hindi nagbigay man lang ng panahon para sila ay makita, okay, para sila ay bigyan ng attention, meaning to say, sila yung mga goat. Kaya nga may nagtanong, you are claiming na ikaw yun? Kasi sabi niya, kung sining lumapit sa'yo na pulubi at hindi mo tinulungan, hindi mo napagbigyan, hindi ka man lang nagbigay ng kahit anuman na limos, ibig sabihin, ako yun. Kaya nga sabi nung ano, nagtanong, Lord, kailan ka ba nagiging pulubi? Sabi niya, hindi mo ba alam na yung pulubing yun ay ako? Meaning to say, in every person, he is a demonstration of the Lord. Kasi nga naman, ang Lord ay pinagbahayan lahat ng mga tao. Kahit sino, pinagbahayan mismo ng kanyang Espiritu Santo. I am sure hindi alam ng gagong yan. Hindi alam ni Eli Soriano yan. Kasi nga naman, bobo, masyado siyang nagbabase lagi kung ano lang nababasa niya. Hindi niya alam na lahat ng mga nababasa niya ay symbolic. Huh? I-type niyo ang symbolic sa Biblia. Doon niyo lahat makita ng mga sinasabi ko ay totoo. I-type niyo ang demonstration, o kaya Jesus Christ demonstrated ang mga yun, ang pagbasahan nyo. I-type nyo ang mga yun. Ibig sabihin, lahat ng mga nakasaad sa Biblia, lahat ng mga ginagawa ng tao, yun ang demonstration kung sino ang Diyos. Pati yung mga hindi maganda, pati yung mga pagmumura, pati yung mga talagang galit na galit, pati yung mga pumapatay, kasi sabi ng Diyos, kung sino yung bumubuhay, ako yun. At kung sino rin yung pumapatay, ako yun. At kung sino rin yung mga lumalabag sa kanyang mga batas, siya rin yun, in order to demonstrate na in every rule, there is always an exemption. Kasi nga naman, lahat ng mga bagay may rason.
Kaya kailangan din nating tingnan, bakit? Bakit ginawa ng isang taong ganun? Dahil may rason. Diba? In every rule, there's always an exemption. Bakit ako nagmura na nagganito ngayon sa kanya? Kasi, sabi nga ng Biblia, do not judge, otherwise you will be judged. Ngipin sa ngipin. Kahit yung mga pumapatay, ang parusa, mamamatay din sila. Mag-uutos ngayon yung Espiritu Santo ng Diyos. Gagamit siya ngayon ng isang tao para papatayin din siya. Gagamit din siya ng tao para magmumura din, para mamura rin siya. Eh, nagkataon ako yung minura niya. So, mismong ang Diyos ngayon ang magmumura sa kanya. Kasi ang Diyos nga ay salita eh. Kung hindi siya gagamit ngayon ng tao, sino nga magsasalita para sa kanya? Hindi alam ng gagong Eli na yan. Nagbabanal-banalan yung gagong yan, pero walang laman ng utak. Bobo. Siya yung laos. Nagpapasikat lang. Ginagamit lang niya ako. Dahil akala niya na through yung paggamit niya sa akin, wow, sisikat siya. Hindi na siya kailangan ni Duterte, na Pangulong Duterte natin, ang ama natin ng bansa. Hindi na niya kailangan ng isang gago at bobong Eli Soriano na yan. Ha? Para lang magiging, ano yun? Ha? Magsipsep? Ang ating presidente, hindi na niya kailangan ng isang katulad niya na sipsep. Na kailangan pa, kunwari ko, no, nagagamit siya ng katulad ko para sabihin niya na, oh, kailangan maikulong yan. This is between me and the father of the country. Eh ngayon, kung parurusahan ako ng mismong ang Pangulong Duterte, nasa kanya yun eh. Parang ako at ang ama ko, for example, what is between me and my father? Siya na yung balang magparusa akin. Hindi yung bobong katulad nito na kailangan pang sulsulan niya ang isang tao. Ha? Mas magaling ba siya kaysa kay Duterte? Mas magaling ba siya kaysa kay Digong o kaysa kay Tatay Digong o sa Kaliman? Ha? Mas matalino si Tatay Digong kaysa yung gago na to. Kaya hindi na niya kailangan isang gago na to para masulsulan siya kung ano yung ibibigay na parusa ko. Ha? Nagmamagaling, nagpapaepal ang gagong yan. Akala niya dahil sa ginagawa niya na i-degrade niya, ni hindi nga niya alam bakit ako nagsasalita ng ganun. Hindi niya alam na ang aking, ha, from the start of my subject matter, is about yung mga tao na hindi na ibibigay agad kung ano yung dapat na ipakain sa kanila. Kasi nga naman, sobrang gutom na sila eh. I wasn't referring to yung sinasabi niya na, bakit kasalanan ba na gobyerno kung hindi napakain ng mano? Wala talagang utak sa totoo lang. Hindi ko sinisisi ang gobyerno kung hindi napapakain ang mga to. Ang isinisisi ko lang kung bakit sobrang napakatagal. Kaya nga sila, lumabas na nga sila doon para manggulo na lang kasi wala na nga silang naaantay. Kaya nga yun, ako nakapagmura. Because kung kinakailangan nga naman talagang maibigay na, kasi nga naman by the time na ako ay nag-ask, bakit hindi pa binibigay? Kasi sabi nga naman talaga nila ay dahil kulang daw sila ng mga tao para magbigay. Kaya nga sabi ko, pues, bakit hindi kayo kukuha ng mga volunteers? Eh, huwag siyang magmamarunong. Kasi pagdating din lang, sa pagdating sa Biblia, puntaan na lang niya yung www.mysticatempleofchrist.com. Nandun lahat ang katotohanan. Nandun lahat ay yung mga pinanaginip sa akin ng Lord since 2012. Kaya if he's claiming na siya yung salita ng Diyos ngayon, he is bobo. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa Biblia. Alam niyo, tinatawag na bukis. Hanggang doon lang sa bukis. Mas maganda yung ako, nagsasalita ako, pero hindi ko kailangan ng Biblia dahil lahat ng mga lumalabas sa bibig ko ay talagang totoong nasa Biblia. Hindi ko na kailangan i-prove. Bahala na kayo maghanap doon. Bahala siyang maghanap doon kung tama ba yung sinasabi ko. Ha? Bobo siya. Walang sinabi ng Lord doon na pag ikaw, ha? Pag ikaw ang mangaral, birahin mo siya agad. Sasabihin mo siya isang bobo o kay isang tanga o isang gaga, isang laos. Walang ganun. Kaya nga ako, kung gusto kong mangaral doon sa mga taong bumabatikos kay presidente, hindi sa ganung paraan, hindi sa ganung pag-atake. Bakit ako naantig doon mismo sa isang Angelina Sagilan? Kasi hindi nga niya ginamit yung pagsalitang tanga, bobo kayo ganun. Hindi ganun
ang mangaral. Oh. Mas okay pa nga siguro. Mas okay pa nga. Siguro yun talaga ang pwede kong sabihin, the dakilang anak ng Diyos. Sa bagay, Angelina ang pangalan. So, God has made her as an instrument para magising ako. Which is, ako, ginawa rin ako ng Diyos para magkasala, para makita rin ng tao kung paano ako itrato ng Diyos at kung paano rin ako magpakumbaba at kung paano rin ako humingi ng tawad. Because I am the one demonstrating yung tinatawag na isang tao na kung ikaw ay nagkasala, kailangan alam mo rin kung paano magpakumbaba at kung paano pagsilbihan ang iyong master. Kaya kung master ang turing natin sa ating ama ng ating bansa, meaning to say, alam mo kung saan mo ilugar ang iyong sarili at kapag ikaw ay nagkasala, gawin mo ang nararapat. Ikaw magpakumbaba at humili ng patawad. Yun lang.